Anya pa lang tururayin nyo. Agtumaren ti Alternatibo ken napintas nga agas, Tibikos. Magatang layang karigiti leading drugstore ti iluglugaryo, Tibikos. Trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Dumarami na ang nag-mixed coffee. Mixed coffee ng Doc Alternatibo. Mixed and. Mixed herbal coffee. Siak ni Wilfredo Alconcel, Pantay Tamorong Kawayan, 67 ti tawen ko. Ako po si Ellen Sidol, taga San Nicolas, Ilocos. Ako nga pala po ay si Helen Salvador. Nakatira po ako sa Dingras, Ilocos Norte. Ang ating kape, mixed herbal coffee. Doc F, mixed and coffee. Doc F, a Doc Alternatibo formula. Sa dalawang sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may chance ka na ang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternatibo The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc Alternatibo The Big C Center sa Batac City Ilocos Norte Branch, sa Regional Sour Building, Barangay 7, Taft Avenue, Kawanayan, in front Church of Christ Disciples, Batac City, Ilocos Norte. Unood. Normal. Ngayong umaga, siksik po sa impormasyon na kailangan nyo malaman ang muli naming hihahatid, lilinawin ang iba't ibang mga katanungan ng ating mga kababayan. Ating tatalakayin at aalamin ang pinakabagong update sa gitna po ng krisis dulot ng COVID-19. Kasama pa rin po ang mga kawani at opisyal ng pamahalaan. Ako po si Undersecretary Rocky Ignacio at makakasama rin po natin maya-maya lamang si Secretary Martin Nar at po ang public briefing, hashtag laging handa PH. At upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lamang makakausap natin sina National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr. Commissioner Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Department of the Interior and Local Government under Secretary Martin Dino. Makakasama rin po natin sina Leyte Governor Leopoldo Dominico Petilla. At Department of Health under Secretary Maria Rosario Vergere at Philippine Permanent Representative to ASEAN Ambassador Noel Eugene Eusebio Servigon. At siyempre, ang Philippine Broadcasting Service sa paghahatid ng mahalagang impormasyon. Good morning, Secretary Andalari. At upang alamin po naman ang balita sa pagdating ng ating mga kababayan sa probinsya ng Leyte, mula sa pilot testing ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program, makakausap natin si Leyte Governor Leopoldo Dominico Petilla. Magandang araw po sa inyo, Gov. Magandang araw, Secretary, at saka Yusek Rocky, at saka sa lahat ng mga nanonood ngayon. Magandang araw. Governor, nitong Miyerkules, nagmula ang unang batch ng Balik Probinsya Program. Kumusta po yung pagdating ng mahigit 100 nating mga kababayan dyan po sa Leyte? Well, maayos naman ang pagdating. Very happy. Happy sila, nakaraktin dito. Happy rin kami na finally nabawasan natin ang mga kababayan na namin sa Leyte na nagdurusa
no? Medyo na delay lang yung arrival nila, mga inabot na ng mga almost 9 o'clock na dumating. So ang ginawa muna sa kanila, pinababa, nag-ano sila, nag-disinfect. Tapos may mga interviews na ginawa. Pagkatapos ng interview, nag-swabbing para sa PCR test. And then, at the same time, habang ginagawa yung process na yun, dinisinfect din natin yung mga pag-ahil nila na iniwan sa bus. No? Tapos, after nila lahat sa lahat yan, kinuha, may mga sundo sila sa mga galing sa mga munisipyo nila. Sumakay na sila sa, after sa swabbing, pinasakay na namin para makauwi na sila doon sa kanilang mga munisipyo. No? So, maayos naman overall ang pagdating so far. Opo, Governor? Governor? Secretary, go ahead. Yes, bago pa man dumating yung mga magbabalik probinsya nating kababayan dyan sa Leyte, ano po yung mga preparations na ginawa po ng inyong lalawigan, sir? Well, number one is to ensure ang kalusugan, lalo na sa coronavirus, no, to ensure na malaman natin kaagad kung meron o wala, tapos ma-manage kaagad kung sakali meron, kung wala man eventually i-reintegrate natin dun sa kanilang mga kanya-kanyang mga bahay, no, sa mga kanilang mga pamilya. At least pagdating dito, they are in better condition, no, kasama ang mga pamilya at saka yung extended families nila, yung mga kamag-anak na nandito. And then, meron na rin tayo kasing nauna na galing sa Camarines Sur. Papasalamat ako kay Governor Villafuerte, no, sa suporta din nila dito. Nauwi namin po 2 weeks ago. Parang yung iba doon kasi matatapos na ang quarantine nila. So, tinapahire namin kasi mga construction worker. Pinanuhan namin yung mga contractors dito ng government projects. At least yun, pwede tayo mag-demand na i-hire nila, no, para tuloy-tuloy makapagtrabaho. Kasi full swing na naman din ang ating construction since after pa sa Holy Week. No, yung iba naman, parang nandito, kasama natin, sumalubong din dito yung yung Regional Director R.D. Angie ng DA. Tapos yung ating Provincial Director Banario sa TESDA. At saka yung nandito rin yung mga taga Dole, no, ng region. So everybody is really ready to help. Ang kailangan muna natin talaga ngayon muna is mahintay natin muna, lumabas muna ang resulta ng swab testing na ginawa, no, before we can really start implementing ang mga livelihood assistance sa kanila, parang ganun. Parang siguraduhin muna natin ang kalusugan, no? So ready na naman ang mga national agencies na mag-extend din ng tulong, no? So that is on the immediate time frame after nitong pang-arrival nila. Pero ang balik probinsya, as I understand, it's a long-term program to develop ang economies ng mga probinsya para makapag-create tayo ng mga jobs at saka hindi na magpunta pa sa mga big cities like Metro Manila ang mga kababayan namin para lang maghanap buhay. No? So, yun din. I think nagpa-finalize na rin ng IRR para doon. Nakausap ko na rin si Secretary Chua pati dito. Paano pa natin mapadago? Kasi over since Yolanda, medyo malago ang ating ekonomiya sa Leyte since Yolanda. Nasuportahan pa ng todo ito ng Balik Provincia Program, lalo pang lalago ang ating ekonomiya. So hindi na kailangan talaga ng mga kababayan natin na mangiba yung mangiba yung lugar para lang maghanap buhay. So yun yung mga preparations na ginagawa natin. Madami-dami din ito. Opo, Governor, nasa 31 local government units po sa Leyte kung saan nakatira ang mga returnees.
Saan-saan po tumutuloy ang mga ito at ano po ang plano natin para naman sa kanila? Yun po, yung kagabi after nila i-process sa mga interviews at saka swabbing at saka mga pag-disinfect, sinundo na sila ng mga officials ay mga ano rin, mga staff ng ano ng MDRRM at saka yung municipal health offices, no, ng kanya-kanyang munisipyo, sinundo sila dito at saka nandoon na sa mga towns nila. Kasi ang mga munisipyos, meron din silang mga health protocols na ginagawa, no? For example, ang iba, hihintayin muna nila ang resulta ng swab galing sa PCR laboratory. Hopefully, hindi na magtagal masyado. Tapos, may iba naman, sabi nila na mga mayors, na kung medyo paglabas ng swab, kung ng PCR test, negative sila, pwede na daw sila sigurong i-home quarantine until makumpleto nila ang 14 days, no? Mag-home quarantine na lang para kasama na nila ang mga members of the family nila, no? And then, Governor, as a precaution, yes. Apo, Governor, may mga long-term projects po kayong inihanda para sa pagbabalik gaya po ng livelihood opportunities. Ano po yung mga detalye nito tungkol dito? At paano po yung pakikipag-ugnayan natin sa mga ahensya para dito? Ang ano natin, take note na ever since Yolanda, we have been developing ang ating mga ekonomiya ng ating mga komunidad, no? Specifically, lalo na ang ating mga conflict areas na, although a lot of them, hindi na conflict areas nga, halos lahat hindi na conflict areas kasi lumago ang economy. No? Basically, on ang tinatarget namin dito yung further development, productivity, increased productivity sa ating mga, sa ating agriculture at saka yung ating mga former rebels, no? Kasi mga farmers na ngayon. Tapos, plus ang inaano rin natin kung maano rin ng national government yung build, mapalago pang build. Kasi these are the industries talaga na nag-hire ng pinakamaraming poorest of the poor natin. Ng poorest of the poor. And then, itong mga industries din na to, itong build, yung construction at saka yung agriculture, eh merong mga natural na social distancing yan. No, hindi naman yan sila nagdidikit-dikit habang nagtatanim, nag-harvest. At saka yung mga nagko-construction, hindi naman talaga yan sila nagdidikit-dikit. And then mandatory din naman ang face mask dito. So yun, doon kami ang strategy natin is to increase ang ating income, it's to further increase ang disposable income ng mga retainers, no, para through build and agriculture. And then because of the increase ng disposable income, which has been increasing since the time ng Yolanda, that's very inviting sa ating mga retail, sa ating transport sector, parang gano'n. So mag-create pa yan ng mga jobs, no, with the investments of more companies, more especially ang mga multinational companies. So, over the years, maraming nag-invest dito kasi tumaas ang disposable income ng mga retainers. So we're hoping to increase pa, no, ang disposable income para mag-invest pa sila, mag-create pa ng jobs, tens of thousands of jobs, at saka magkaroon ng oportunidad dito ng ating mga kababayan, hindi na sila aalis pa sa probinsya para maghanap pa ng trabaho. So yun yung, kumbaga in a nutshell, yun yung parang strategy that we want to take, no, with the Balik Provincia Council, Benjamin. No? Opo. Governor, maraming salamat po sa inyong oras. Kami po ay magpapatuloy na makikibalita tungkol pa rin sa programa ipinatutupad nyo ngayon sa inyong lalawigan. Maraming salamat po, Governor Padilla. Maraming salamat, Yusek, Pati, at saka Second Luna, at saka sa mga nanonood ngayon. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay ang Pilipinas. Keep calm, kalmado tayo, and please do not discriminate. Do not discriminate. Maraming salamat po. Salamat din po natin ngayon ang pinakauliman kaugnay sa mga programa ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19 sa kauna-una ang pagkakataon mga kausap programa
si Nationals Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez. Magandang araw po sa inyo, Secretary. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Martin. Nagkaroon ng marami sa ating mga kababayan kaugnay sa ibig sabihin ng second wave ng COVID-19. At kan na nga ba tayong sumasailalim dito, Secretary? Sa amin po pag-atingin po, sa first wave pa rin po tayo. At nakikita po natin na itong first wave natin ay nakuha natin sa local transmission. Since nung nag-ano po tayo, na pinatupad po natin ang ating interagency task force noong January, at the same time, hanggang ngayon po, nilalabanan po natin itong local transmission. And we believe that yung second wave, yun ang binibigyan natin preparasyon na dapat yun ang hindi umano natin na yung second wave na yun. So, ang ano po, nagpupulong-pulong po tayo sa Malacanang, kasama po yung ating mga key secretaries, ay napag-usapan po natin nga po yung ating preparation for second wave. And yun ang inanangan natin na ang nakita nga natin dito is yung magkaroon ng spike ang mga ibang mga lugar. At isa dito na nakikita natin is yung importation ng tinatawag nating transmission through yung malaking influx ng ating OFWs. Nakita natin ngayon na ang ating OFWs, we are receiving more than 30,000, and they came from affected areas na katulad ng US, Italy, Spain, and other part of Middle East. So yun ang tinitingnan natin na doon magkakaroon tayo ng tinatawag na possible ng second wave. Kaya ngayon nagpa-prepare tayo, lahat ng mga agencies have prepared, especially yung special task group ng repatriation, so that we can test them immediately upon entry dito sa ating mga airports. And with that, we are so happy that out of the 30,000 OFWs na na-test natin, ay mayroon tayong nakuha na more or less 600 na positive. Kaugnay naman sa inilaan ng ating pamahalaan na budget na 20 billion pesos para sa 11 million personal protective equipment o PPE. Ano po ang update tungkol dito, Secretary? Sa ngayon po, yung ano po natin na sa 20 billion kasama po yung 1.8 billion na nauna na. Sa ngayon po ay mayroon na po tayong mahigit na 700,000 na naipamahagi na po sa different 389 hospitals na COVID hospitals. And also, sa ngayon ay ongoing ang procurement natin at first delivery ng 3 million ng first trans ay dumating na po noong last Monday. At mayroon po tayong kabuuan na for distributions na more or less 400,000. So kahapon nga po, nag-distribute ako ng PPE to support our frontliners dito sa Baguio City. So we have distributed more than 6,000 to 8,000 PPEs. Kahapon, nung lumipad kami, nagdala po kami ng more or less 2,000. So nadagdagan po yung 6,000. So naging 8,000 na po yung ating nakapreposition para sa Cordillera Administrative Region. At yung mga sumusunod pa na mga distribution po natin ay ating itinatalaga sa lahat na kabuuan na 85 hospitals dito po sa Visayas. At mayroon po tayong 225 na hospitals sa Mindanao. At yung sinasabi po natin na total na 699 hospitals po, i-distribute natin po ng mga PPEs para ligtas po ang ating mga frontliners. Dahil yun po ang pinakabiling po sa atin na ating mahal na presidente na we have to preserve and protect our frontliners. Good morning, Secretary Galvez. Meron tayong tanong mula sa ating kasamang si Joseph Morong ng GMA7. What are the possible options of community quarantine for Metro Manila after May 31st? And how about other areas which are under GCQ now? Nakikita po natin, ang isang magagandang option po ay magkaroon po tayo na tinatawag na granular approach or yung tinatawag nating selective approach or yung surgical approach. Kasi dito natin makikita talaga na we have to have a direct impact immediately at saka yung rapid response natin ay nakatutok talaga doon sa mga affected. So ang ginagawa namin po ngayon ay talaga pong
nagkakaroon po kami ng ating natagag granular analysis. And we saw that ang next approach natin siguro maganda by clusters or yung tinatawag na cluster of expectation. We will use tinatawag nating mga ating mga analytics on the doubling time and also yung tinatawag na attack rate or incident rate. And with that, ang gagawin natin, we will identify two areas at tinatawag nating two areas, yung mga tinatawag nating economic areas at saka yung affected areas. Sa affected areas, we can cluster them into four. Sinasabi po namin na we will have the zoning concept which we presented to the president. Ang zoning concept po nito, napakaganda po nito dahil kasi talagang yung area, i-cordon natin or tatawagan natin, gagawin natin na tinatawag na doon na lang natin ila-lockdown sa mga area o mga compound na affected. So yung area nito, tinatawag nating index area or critical area. Yung nasa palibot niya na affected din na medyo kakonte, ito naman po yung tinatawag na containment area. Yung containment area at saka itong critical area, meron po tatawagin tayo ng mga buffer zone. Itong buffer zone po nito, itong mga areas na hindi po affected pero contiguous po doon sa mga affected areas. And we have yung tinatawag na out of the buffer zone. Ito po yung mga categorization ng mga economic areas na pwede po tayo magbukas ng more or less 50% to 100% ng economic activity. Opo, Secretary, tanong pa rin po mula kay Joseph Morong. Kailan daw po mag-o-open ang commercial domestic flights? Sa ngayon po, ang domestic flight po natin ay meron po talagang silang binibigyan na tinatawag nating controlled or limited flights. Ang flights pa lang po natin na inaalaw po ngayon ay tinatawag natin yung inbound flights ng ating mga OFW, seafarers at saka mga returning Filipinos. Kasi po, ang inaano po natin ay gumagawa po tayo ng protocol ng one-stop shop. So yung one-stop shop po dito sa NAIA, Terminal 1 at saka Terminal 2, ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na simulation or tinatawag na dry run. Ang gagawin natin nito, once na naka-establish na po tayo ng mga testing centers sa mga gateway natin, ay pwede na po nating i-replicate yung ganitong sistema na one-stop shop. One-stop shop wherein yung ating mga returning Filipinos ay sinuswab po natin immediately upon entry. And then we will establish some sort of a quarantine facility for them to wait until such time that the result of the testing will be provided to them. So yung pong sistema po na yon, nakikita po namin na we can only allow yung travel if we were these protocols, stringent protocols is in place. Kasi nakita natin na hindi na natin pwedeng gawin po yung tinatawag natin yung normal na ginagawa natin sa travel because as we all know, ang nakakaroon po ng tayo ng tinatawag na tumataas po ang ating affectations is because of yung tinatawag nating immigrant or yung tinatawag nating importation from travel. So yun po, magiging vulnerable po tayo pagka once ang ating mga airport ay unregulated. Opo, Secretary, nagpadala rin po ng katanungan si Tina Mendez ng Philippine Star. As you announced, around 42,000 more OFWs are expected to arrive in the Philippines in the next few weeks. Ilan po ang overall estimate na OFWs adversely affected abroad because of the pandemic? How many have signified going back to the Philippines? Sa ngayon po, ang record pa lang po namin, nakausap po namin ang ating ambassador ng UAE, meron po siyang sulat. Nakita nila na initially ngayon, meron tayong tinatawag na 4,000 na affected ng ating tinatawag nating regulated inbound travel dito sa NAIA. Sa ngayon, ang inano namin, nagpatupad na po ng pag-uutos ang ating NTF chair, si Secretary Lorenzana, na we want to declog yung Metro Manila within 2 weeks. So with that, ang mangyayari sa atin is unti-unti po natin iaangat ang ating entry quota to more or less siguro mga 1,000 a day. So in that case, at least yung 4,000 po na yon, pagka po na ayos po ang ating quarantine facilities dito at madeklag ang quarantine facilities dito sa Metro Manila, ay pwede na po tayong umangat na pagtanggap ng mga bilang ng mga ating mga OFWs. We are really very
we are empathizing with their flight kasi talagang ano po, talaga pong napakahirap ang kalagayan po ng ating mga kasamahan sa abroad. But we will do our best na mapapabilis po yung proseso. Opo, Secretary, tanong pa rin mula kay Tina Mendez, paano po ina-address ng gobyerno ang challenges sa pagdagsa ng OFW sa bansa kaugnay sa quarantine and impact po nito sa economy kasi po mawawalan sila ng hanap buhay? Unang-una po, ang ating mga concerned units, ang ating DOLE at saka ang OWA ay talagang tumutulong po sa kanila. Sa ngayon po, meron na po silang na-release na more or less 500 million to support their accommodations, food and travel. And at the same time, tinitingnan po na din po natin na possibility na mabigyan po sila ng ayuda at magkaroon po sila ng tinatawag na part po sila ng ating programa para at least they can prepare a new life pagka nakabalik po sila sa kanilang mga lugar. Yan po ay tinitingnan po na ating mahal na presidente at na-brief na po namin si mahal na presidente sa problema na nakita natin na ngayong May and June may additional out of the 30,000 that already arrived, meron po tayong arriving this coming June of 42,000. Ito pong problema ng OFWs ay nakita po namin na malaki pong problema dahil we are estimating na more or less ang pinakamababa po is 150,000 to 500,000 ang babalik po ngayong taon. At ito po ay nakikipag-usap na po kami sa DOLE at saka sa DSWD at saka sa LGU on how we could uplift yung mga dislocations ng ating mga OFWs. At talaga pong pagtutunan po ito ng ating mahal na Pangulo dahil kasi alam natin itong mga ating mga bagong bayani ay sa ngayon ay talaga naapektuhan ng COVID-19. We will try our best to uplift the welfare of the OFWs and rest assured that the government will take care of you. And talagang medyo pasensyahan na po na nagkaano po tayo ng konti dahil kasi na-overwhelm po ang ating mga quarantine facility dito po sa Metro Manila. Secretary, ano naman ang masasabi ninyo sa issue kaugnay sa OFWs na umalis ng quarantine facilities dahil matagal na raw silang gaan po hindi pa rin natetest? Yung iba po naman ay natest na pero hindi pa rin dumarating yung kanilang resulta o dumating na yung resulta pero hindi pa rin sila makauwi ng probinsya. Sa ngayon po, meron na po tayong 10,107 hatid program at medyo na po tinitingnan po natin kung ano po pwede po natin magawa para at least yung maginawaan po yung ano na ng ating mga OFWs. Ako po ay nakikiusap ng konting pasensya sa ating mga OFWs. Ginagawa na po natin ang transportation arrangement at ang ating pong OWA ay nagkakaroon na po ng sweeper flights ng with the airlines at ang ating marina naman po ay nagkikiusap na po sa ating mga local manning agencies and also with the different shipping agencies para po magkaroon po na tayo ng maayos na pagbabalik ng ating mga OFW sa kanilang lugar. At ang ibang mga LGUs din po ay amin pong talagang nagpapasalamat din po kami na sila mismo rin ang gumagawa ng paraan na maiiwi nila yung kanilang mga OFWs kasama na dito yung mayor ng mga NCR, lalo na si La Mayor Gatchalian na sila mismo ang kumuha sa kanilang mga OFWs. Ngayong ilang araw na lang po bago magtapos ang buwan ng Mayo, kumusta po yung expanded targeting testing? Sa ngayon, nasa ilang porsyento na po ba ang ating improvement pagdating sa pagsasagawa ng mga tests? Sa ngayon po, nagsimula po tayo ng noong Marso ng more or less 1,500 lang ang ating testing a day. Sa ngayon ay na-bridge na po natin ang 11,500 mark at tuloy-tuloy po ang pag-angkat natin ng mga makinarya, mga automated machines para tumaas po ang ating mga capacity. Considering also na talagang nakakahirapan po tayo sa supply, considering that all the consumables of the test kits at saka mga testing natin ay talaga nakakaubusan sa supply, we are trying to fix our supply chain na at least yung ang gagawin po natin ay maglalaan po tayo ng stockpile po tayo ng mga supplies and consumables for 30 days
for 50 testing centers and for 30,000 tests a day. Sa ngayon po ay gusto kong maibalita na out of the three hospitals that we have accredited on March, ngayon po meron na po tayong 39 accredited hospitals at kami po ay pupunta nga po sa mga areas para po yung magbigay at maglagay ng mga PCRs at saka mga automated machines, na yung iba po ay donation po ng ating mga mahal na mga business sector. And we are very thankful na two days ago, dumating po ang more or less 20 PCR machines at more or less mahigit na 10 automated machines na donated by the different companies. At kami po ay natutuwa na ngayon po ay halos araw-araw kami lumilipad para po maihatid po ang mga machines na to sa Tacloban, dito po sa areas ng area ng Baguio. Sa Baguio po, kinakabit na po ngayon ang dalawang PCR. Dito po sa area ng Mindanao at dito po sa Visayas. So sa Visayas po, mauna po natin ang Iloilo. And then also itong sa area ng Mindanao, matatagdagdagan po ang ating Southern Philippines Medical Center ng additional PCR machines. At nakikita po namin na ang ginagawa po natin na pagka once na natapos na po ang pagte-testing natin to dito sa ating mga OFWs, ay nilipat kami ng pagte-testing ng mga suspected COVID cases dito sa Metro Manila. So sa ngayon po, ang pinagtutunan po namin ng pansin ay yung 175,000 na na-trace na natin, yun po ang pinaka-priority ng ating testing. At inuulit ko po na hindi po tayo magsasagawa ng tinatawag nating mass testing. Ang gagawin po natin ay expanded testing or targeted testing. Meaning sabihin, ang talagang tinetest lang natin ay yung mga dapat lang matest, especially yung tinatawag nating mga symptomatic at saka yung mga vulnerable societies at saka frontliners. Also, yung mga probable at suspected COVID cases. Ito po ang pinagtutuunan natin na pampansin na mag-test. Ang ating mga private sector ay araw-araw rin po na nakakandak sila ng rapid testing sa mga affected areas. Yung tinatawag natin zero prevalence rapid testing. At kadalasan po ay ito ay nangyayari sa Manila, sa Quezon City, sa Parañaque, at sa ibang mga lugar ng Metro Manila. At yan po ay gagawin po natin din sa ating mga different local communities. In fact, we have already distributed more or less 200,000 rapid test kits doon po sa mga vulnerable areas na wala pong PCR. Opo, Secretary, meron lang po tayong tinanggap na tanong dito. How many PCR machines did the IATF procure from China at saan po daw po madedeploy ang mga naturang machines? Ang machines po na yan ay pinipure po ng ating mga private sector, lalo na yung Ayala Group, itong tinatawag natin yung business group under Joey Concepcion. Ang namumuno po dito ay yung former Secretary Garin po natin. At ito po ay ibibigay po sa mga more or less eight hospitals, kasama po ang Pabella Children's Hospital, dito po sa Clark. Iba po ay pupunta po sa Tacloban. Sinabi ko na po na isa sa Zamboanga City, doon po sa Baguio, and also dito sa area ng Region 4 at saka Region 3. Yun po ay malaki po maitutulong noon dahil capacity po noon ay more or less 7 to 12,000 po ang magiging capacity niya test a day. Secretary, mag-iisang linggo na po sa darating na Sabado nang ipatupad ang MECQ sa Metro Manila, kung saan may pinakamalaking kaso po ng COVID-19 at GCQ naman po sa iba pang lugar. Ano po ang pinag-aaralan na susunod na hakbang ng pamahalaan dito laban sa COVID-19? At tinitingnan po natin na bumisita po ako sa Baguio. Kasi yung Baguio, medyo advanced po sila. Nakita natin maganda yung preparation nila. At kung makikita mo sa Baguio, talagang naka-open ang lahat ng mga tindahan. Ang hindi lang nila no-open ay itong mga restaurants at saka itong mga hotels. Ito yung tinitingnan namin na pagka once na na-control na natin yung situation, if we have already an effective way on testing, tracing at saka yung treatment, nakikita po namin na pwede na tayo magbukas.
Bukas nga po ay nakaano po kami sa MOA ni DTI Secretary. Titingnan namin yung mga business na pwede namin i-open this coming June 1. At tinitingnan din po namin yung mga protocols. Sa ngayon, gusto po maibalita po sa inyo dahil nakikita ko po kung sana ituloy-tuloy na po ito. Sa atin po, since May 15 at saka May 21, bumababa na po ang ating record of deaths. At ito po, ibabalidate po natin sa baba. Nakikita rin po namin na nababalidate po talaga. Kung titingnan natin, nung May 15, only 16 na ang ano natin, ang deaths natin. And then May 16, 11. May 17, 7. May 19, 6. May 20, 4. At saka May 21, 4. So meaning, pababa na pababa ang ating debt. Kaya nga po, nakikita natin yung ating estrategiya at ang ating National Action Plan. I believe, in terms of yung tinatawag natin na diminishing or reducing the debt rate, ay nagiging effective po. At gusto ko pong ibalita sa inyo na meron pong nagbigay sa akin ng statistic na talagang ang ating MECQ at saka yung ECQ protocols po natin ay maganda ang naging result. Kung titingnan po natin ang National Capital Region at saka yung New York State at saka yung Lombardy Region ay halos magkakapareho po ang kanilang population. Pero kung titingnan po natin dito po sa New York State, ang naging casualty po nila is 61,886. Samantalang ang National Capital Region is 842 lamang. Sa Lombardy Region sa Italy, 32,330. Nakikita po natin na sa National Capital Region, ang pinamataas natin na itala na namatay is only 50. Samantalang sa New York State is 800. At sa Lombardy ay Italy is 900. Kaya po yung mga iba na nagsasabi na nagkamali po tayo ng satriya, ito nakita natin isang malaking batayan ng ating sinagawang ECQ at saka nagpapasalamat ako sa AFP at saka PNP, sa DILG at sa ating mga mayors at saka mga governors dahil nakikita natin very effective po ang nakikita po nating localized strategy na ang ating mga LGUs are the one doing the fight in this COVID-19. Opo, Secretary, pasensya na po. May nagpahabol pa rin tanong mula kay Cedric Castillo ng GMA 7. Kung may final decision na ba daw po to include or not include GCQ area sa second tranche ng SAP? At may mga naglabas daw po kasi na opinion na labag sa bayanihan law to exclude GCQ areas. Ano daw po ang comment niyo dito? Ang ano po, napag-usapan po natin ay naaayon pa rin sa Bayanihan Act. At nasa saad po doon na ang bibigyan po natin ay priority ay yung poorest of the poor. And then from there, yung mga hindi po nabigyan ng first tranche ay bibigyan po natin. And then titingnan po natin kung ano po yung mga listahan na talagang dapat mabigyan. At yun po ang sinususog ng ating DSWD na mabigyan po ang dapat mabigyan. So sa ngayon po, yung sinasabi natin dapat ang GCQ mabigyan po natin, titingnan po natin dahil kasi alam po naman natin ang ating resources is not unlimited. Limited din po ang resources natin at saka ang ano po natin na nakatalalang po ng na pera na nailaan ng ating bayanihan na Hilaswan ay doon lang po tayo magkakaroon ng tinatawag ng flexibility. So more or less kung ano po ang nakatalaga po doon na 18 million or maybe sabihin natin na 18 million ang magkakaroon po ng benefits ay doon lang po talaga po tayo sa nasasaad po sa bayanan ng Hilaswan. Yun po ang inano po namin sa pag-aaral with the Department of Finance at saka ng DSWD ay doon lang po talaga po kami sa tinatawag po na nangangailangan. Yan po ang mga priority at saka yung listahan po ng DILG at saka ng DSWD ay we will reconcile so that we will really give the benefits to those who need this most based on the available funds that we had. Secretary, kaugnay naman po sa posibleng pagpapatupad ng barangay level lockdown na ipinauubaya sa mga LGUs. May mga guidelines po bang inilabas ang IATF tungkol dito? Meron na po tayong previous guidelines, yung omnibus guidelines of 112 na pinalabas po ng IATF. Na yung RITF po ay pwede pong mag-lockdown ng tinatawag nating mga provincial at saka mga municipal level. Pero po ito, nakita po natin na ang mas maganda po talaga ang mga probinsya at saka itong mga municipal at saka city
ay sila po talaga ang magtingin sa mga areas na critical. So yung mga critical areas yan, katulad ng ginawa po nila Jer Magalong, pagka na-contact trace po nila ang isang block na ito ay heavily affected at nakit ang mga heavily contaminated, pwede natin kaagad na isarado yung block na yun. At ang gagawin yun is itetest natin yung mga block na yun para at least malaman natin talaga kung ilan ang mag-affected. And from there, ang pagla-lockdown po natin ay pwede pong barangay, pwede pong cluster of barangays, at pwede lang isang compound or isang subdivision or isang area na affected. So ibig sabihin, very flexible po ito at hindi po ito fixed na, na isang lugar lang. So ang gagawin po natin, ito, ibibigyan po natin ng tinatawag na autonomy ang ating mga local government units, because we know, and also the president and us know, that the local government unit knows best what is best for their constituents. So nakikita po natin sa mga models na nagagawa nito, ang Davao City, maganda ang ginagawa niya. Itong Caraga, maganda rin po ang ginagawa, pati po itong region na aking nabisita na po. Secretary, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan at sa ating mga minamahal na mga nanonood, ang aking bati po sa inyo ay sana sundin lang po natin ang pinapatupad ng ating national government, dahil ang pangulo ang gusto niya lang po ay talagang magkaroon po tayo ng magandang solusyon dito po sa COVID-19. Alam po natin na napakahirap ng dinadanas po natin ngayon, pero humingi po kami ng pasensya. At ang ating national government is doing its best in order to cope and mitigate the effect of COVID-19 para po sa ating mamamayan. Maraming salamat po sa inyong panahon, National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carly Alves Jr. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Mayong buntag. Mayong buntag, sir. Ang ASEAN members ay ilang sa mga bansang lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kaya naman, upang makibalita sa mga hakbang at plano nito para sa mga ASEAN regions, makakausap natin sa puntong ito live mula sa Indonesia si Philippine Permanent Representative to ASEAN Ambassador Noel Servigon. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador Noel. Hello, good morning, Secretary. Magandang umaga. Greetings from Jakarta. Yes, sir. It's great talking to you again. Ngayon, naharap na po sa matinding krisis pangkalusugan ang mga bansang kabilang sa ASEAN region. Ano po ang plano ng ASEAN organization para tulungan ang miyembrong mga bansa na apektado po ng pandemya? Secretary, yung ASEAN natin, gumagawa ng mga hakbang para mapatuloy ang coordination and information sharing on best practices kung paano ma-address itong COVID pandemic natin. So, na-notice natin na for the past few months, we had a high-level online ministerial meeting ng mga health ministers natin, at saka mayroon tayong special ASEAN summit na ginawa recently. So, from these directives of our leaders, we continue to find the best mechanism in order to address the situation right now. Halimbawa, yung Public Health Emergency Operation Center Network, which is the first ASEAN body that responded to this, still continuing its information sharing campaign, and these are all circulated among the member countries of ASEAN. Ambassador, paano po nagkakaisa at nagtutulungan ang mga ambassador member states sa gitna po ng COVID-19 crisis? We are always in coordination with each other, ng mga ASEAN na officials. Despite na hindi na kami makamit na physically,
we have nanon na natin yung online natin, yung virtual meetings natin, and we have strengthened our communication system among ourselves so that kapag may mga bagong improvements or development, we can easily share it with one another. Ma'am. Sir, nito lamang pong May 19, ang ASEAN Emergency Operations Center Network for Public Health Emergencies po ay nagkaroon ng video conference sa mga members nito kaugnay po sa government policies for containment, mitigation, and recovery phases po para sa COVID-19 pandemic. Maaari nyo bang maibahagi sa amin yung mga ilang pong detalye na napag-usapan sa conference? Ayun sa yung Public Health Emergency Operations Center Network, yung member na Department of Health natin, they have been, as I said earlier, ito yung pinakauna na ASEAN body na nag-agad sa COVID pandemic. And they are continuing their information sharing. As of now, I don't have the details of that meeting a few days ago, but you can report on that subsequently. Paano naman nakaka-apekto ang kasalukuyang pandemya ASEAN integration at isinambay anumit ng mga ASEAN members? Secretary, we have a proposal na ng isang ASEAN Recovery Fund that will help us in our continuing integration program. Itong recovery plan, we are working on the mechanism so that it will be adopted and announced most probably before the next ASEAN summit. Ano naman ang hakbang o plano para maiwasan ang paglaganap ng coronavirus within the ASEAN region? You mentioned earlier na parte ng inyong ginagawa ay yung sharing of best practices, pero bukod po doon, ano po ba yung ibang mga proyekto na nakikita po ninyo? Secretary, pinapatuloy pa rin natin yung mga lahat na information campaign natin, and we encourage every ASEAN member state to organize in coordination with the ASEAN Secretariat this information campaign. Just 2 days ago, we had a webinar dyan sa Manila hosted by the ASEAN Center on Biodiversity that we discussed the relationship of wildlife and this COVID pandemic. And next week, we will have again a forum here in Jakarta under the ASEAN-China dialogue relations about the sharing of best practices. Dahil wala kami na pag-share information ito, we will be able to promote further the awareness on how to address the COVID pandemic, sir. Ano po inyong mensahe sa ating mga kababayan, Ambassador? Sa mga kababayan natin, we should continue to keep track of the announcements made by our respective national agencies. And for those mga migrant workers dito sa ASEAN region, we have been coordinating closely with the different information agencies, other ASEAN countries, and information about kung paano matutulungan ang mga migrant workers natin are always made available directly to the embassy. So we encourage people to always be in contact with the respective Philippine embassies sa mga capitals na dito sa Southeast Asia. Sir. Maraming salamat po sa inyong panahon. Ambassador Noel, mabuhay po kayo at hope to see you again. Si Ambassador Noel Eugene Eusebio Servigon po. Thank you rin, Mr. Secretary, and mabuhay rin kayo. Okay.
Sa kabila ng mga isyu kaugnay sa korupsyon sa mga kasalukuyang programa ng pamahalaan sa gitna ng pandemya, alamin natin ang update kaugnay niya. Makakausap po natin si Commissioner Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Magandang araw po. Magandang araw po, Yusek Rocky, at saka magandang araw kay Sir Martin Andanar. Saka sa ating po mga kabayan na nanonood, magandang araw po sa inyo. Commissioner, sa kabila po ng pagpapatupad ng community quarantine sa bansa, kumusta na po yung dami na natatanggap niyong reklamo mula sa ating mga kababayan? Ano ba yung madalas pong reklamo na natatanggap ninyo? Tuloy-tuloy po ang pasiklamo din sa ating hotline. Salamat po sa pag-launch natin dito sa Laging Handa. Today po, May 15, meron po na tayo natanggap na total of 3,992 reports and complaints. Mostly, ang pinakamataas pong complaint, halos kalahati, tungkol po na sa unfair selection at process distribution ng SAP. Pangalawa po dyan, yung sub-qualifications. Tapos po yung failure to be included as a list of beneficiaries. Pero lately po, we have also received several complaints din po sa mga paglabas ng mga fake news. Nasama na rin po rin sa mga pambapatiko sa ating pamahalaan, lalo na sa ating Pangulo. We have received several complaints na ito naman po ay pinadala natin sa NBI at pinaimbestigahan. Yung iba po dyan ay nahuli na. Halo na po nung mga barangay officials na nahuli po tayo at nadampot na mga bumabalik dun sa kanilang mga nabigyan at kinukuha yung kalahati, 2545. And hanggang ngayon po, hinahanap yung iba pang na naman po ay na-arrest. Yun po, this will all tackled in the coming end. We've already concluded and still communicating in communication with SWD, the DILG, NBI, and PNP para sa filing ng mga cases na ito. Kasama na rin po yung their systems na pinopropose na mailagay para maiwan mga ganitong klaseng inefficiencies, to say the least. Meron ng mga proposals na ginagawa ng DSWD, DICT, kasama ang ARTA at DILG para po mas efficient yung distribution at saka yung pag-audit. So medyo nandun ho kami sa aspetong yun. Pero just to say sa ating po mga kabayan, mas marami po ang nakatanggap talaga at masaya kesa rin po sa nagreklamo. Medyo maingay lang po talaga yung mga nagreklamo, and we understand and we're acting on it. Pero maganda po, hindi mo pa time nangyari sa atin to, pero marami po nagpapasalamat sa tulong na binigay ng pampangunan ni Pangulo Duterte, na ayos for Senator Bongo, at saka yung mga taong on their personal capacity, bigay ng bigay. So, yun po. Yes, ma'am. Opo. Para po sa, mukhang hindi po natin narinig si Secretary Andanar, ano po, ito na lang po yung tanong, para daw po sa kaliwanagan ng ating mga manonood, ano lamang ba po daw ang sakop na tinutugunan ng PACC? Okay, primarily po, for presidential appointees, pero with this, when we launch our hotline, tinanggap na rin po namin lahat ng mga complaints mga kabayan with regard to COVID tsaka distribution, and then we partnered with the agencies and endorsed it to them for appropriate actions. That would be the SWD, the ALG, PNP, NBI, Customs,
forms, naman din po natin dahil yung mga pag pag-age kasama po natin, of course. Meron din po tayong mga natanggap na report tungkol sa mga overpriced equipments na pinadala. So we're also looking into it po. Opo. Pagdating naman po dun sa mga reklamo na inyong natatanggap, ano yung proseso ng pagtugon nyo o yung aksyon ng inyong pong opisina? Una po, papasok po yun sa evaluation. So we have a group of lawyers na nag-evaluate yun with regard to jurisdiction. So pag nakita na po yung validate po yun, tinatawagan po na normally ayaw magpakilala ng reports, they are kept anonymous. Tapos inaalam, meron sila mga evidence kung yung meron na po na yun, yun naman po wala sa jurisdiction ng PACC, ay binibigay po namin din po kinaka-task group na kasama yung ibang mga agencies na ipinadala po ng kanilang mga cabinet secretaries to represent their agencies para po either matugunan, kunyari mga hindi nabigyan, o kaya mga mali ang interpretation, para matugunan yung concern at saka maipaliwanag po naman pong report na hindi lang tindihan nung nag-report. Akala nila qualified sila, hindi naman, or tatanong lang ng proseso. So yun po proseso nun. And then yung papasok on board sa jurisdiction ng PACC, yun po ay binadala namin sa investigation. Imbestigahan na po kagad yun. So, gagawa na po ng kaso po yun para magkaroon na po ng process. Opo. Commissioner, sa kabila po ng pandemya at patuloy... Opo. Naririnig niyo ako, Commissioner. Opo. Sa kabila po ng pandemya, patuloy pa rin po at walang patid ang inyong panghuhuli sa mga mapang-abuso at corrupt. Maari niyo ba ibahagi sa amin yung ilan lamang sa mga operasyon o complaint na inaksyonan niyo na? Inaaksyonan niyo kamakailan? Opo, yan. Nakita niyo po yung mga kagawa, yung isang kagawa na nag-viral lang po. Pinahuli po natin kagad yan, nakukuha po ng pulisyan sa Bulacan. Tapos yung isa naman po na yung pati po yung teacher na nag-viral din po yung post, pinahuli po natin sa NBI po yan. And then yung mga iba pa po na mga reports, hindi na po natin ipinost. Pero after ng pagkakahuli na po na yun, nagdagsaan po yung mga reports sa mga naboy na FG, picture sente, mga patong sa ulo po niya. Kinuha po natin kagad yung mga reports na yun. Kinuha po natin yung evidence at kagad sa NBI para po sila ay haliin. Ang lahat po yan na may kaso at nakulong of Kenbe, yung iba ho. Pero medyo nabawa asa na po sila ngayon, and this is just to say, hindi po natin yung mga ganyang klase, lalong-lalo na mga nag-tage dun sa mga hirap nating kababayan at nagnananakot pa, nag-name drop yung mga news nila or kung sino man, hindi po natin pinalampas po lahat po ng nai-report sa atin, inaksyonan natin at natin. Hindi pa natin nahuhuli lahat, pero marami na po tayo nahuhuli. Opo. Senator, ano na lang po yung babala? RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Bata.